Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, post-Christmas Sunday. Kumusta po ang inyong Kapaskuhan? Kumusta po ang inyong pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Kayo po ba'y nag-gain ng weight? At kayo po ba'y mayroon pa natitirang mga spaghetti? Kayo po ba'y maraming napamaskuhan? I hope and I pray na kayo po'y naging masaya, naging maayos ang inyong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa pagkakatong ito, pre-recorded po muna ang ating preaching kasi ang mga staff, given na marami po kaming ginawa for the past few weeks, ay ito po ang aming Sabbat week, no? Pero don't worry, babalik po kami next week at magkakaroon po tayo ng commissioning service. At well, let's see, kasi usually ang commissioning service po namin ay hindi po ginagawang live yun, no? Pero we will give you ideas on how you could reach out, no, to our ministry with regard to that service. Ay papost ko rin po yung mga i-deliver kong mga word. Kasi ba't po namin hindi nila live? Kasi we consider our commissioning service as a special exclusive service para sa aming mga membro. Okay? So ganun pa man, we would get in touch with you through this page kung ano po yung word ni Lord for this year or for the next year. Okay? So naway nasa mabuti kayong kalagayan at ang mga balita po ay talagang watch and learn tayo, no? Parang be aware ng mga nagaganap sa ating kapaligiran. Ngayon po may balita ang Okta Research na pataaso yata, no? May uptick, call it uptick, no? Parang sana hindi na magtuloy-tuloy kasi bunga ng holiday season, parang yung pababang trend, no, ng kaso ng COVID ay parang pataas na naman. Pero pinapanalangin po natin na hindi na magtuloy-tuloy yung pagtaas uli. Kasi naniniwala ako na hindi po solusyon ng lockdown dahil marami pong maapektuhan. Tsaka lahat po tayo sana magpabakuna na. Yun po ang posisyon ng aming iglesia. Kahit hindi po kayo naniniwala, pero ito po ay scientific base. At hindi po ito sapitan perhaps. Pero wag na po sana kayo magpapaniwala sa mga fake news, no, na ito ay dangerous to your health, dahil may mga authorities po at mga eksperto po na po ang nagsasabi na ito ay safe at ito ay magiging bahagi ng solusyon para matapos itong pandemic nito. Hindi pa lang matapos kundi maiwasan ng maraming namamatay. Kasi after ng pandemic, kapag po naging normal na at bumaba na ang kaso consistently, magiging endemic na po siya. Parang normal na pong mga lagnat, no? So, ganun pa man, ano man po ang desisyon ninyo, well, nasa inyo po yan. Pero tandaan nyo po, hanggat wala pong panlaban ng inyong katawan sa COVID, mas malaki ang chance ang kayo po'y magkasakit at maapektuhan ang inyong mga mahal sa buhay. So aming panawagan, pabakuna na po kayo kasi ngayon po napakarami na pong bakuna. Ang problema na lang po ngayon ay yung magpapabakuna siguro kung sila ay willing. Okay, ang aming staff po, ako in particular, ay tatanggap na lang ng booster kasi we're fully vaccinated. At importante na we keep our loved ones safe at tayo rin po. Napakahalaga na. Okay? So ngayon po, ang aking pong ibabahagi sa inyo ay may kinalaman sa pagre-reflect lang po. For the past how many months, we've been parang ano, lumalakad tayo sa itlog, no? We're always watching our steps, bunga ng pandemic na ito. I would like to have a sort of biblical reflection with regard to what happened to our ministry at ano po yung direksyon na tatahakin natin sa mga susunod na mga buwan. Okay, I would like to share my slides. Okay, yan. So, ang pamagat po ng aking ibabahagi sa inyo, a sort of biblical reflection po, a year of tragedies and triumphs. I remember when I received a word from the Lord with regard to the ministry, ang sinabi po sa akin ng Panginoon through His word, it would get worse before it gets better. And it happened po. Nangyari na nagkaroon ng trahedya at dumami po ang kaso ng COVID, bunga ng Delta variant, pero nararamdaman natin, no, it's getting better. Kaya ako naniniwala
ang salita ng Panginoon at ang kanyang pangako sa kanyang mga anak ay hindi ka naman mababali. Pero bilang pagbubulay-bulay, pagmumuni-muni, ito po ay taon ng maraming din trahedya na hindi maiwasan. Pero hindi po nagtatapos sa trahedya. Nagtatapos din po sa tagumpay, triumphs, victories, at success. Okay? So, sa pagsisimula ng taon, ito po ang ating naging tema, no? A year of overcoming. Maraming pagkakataon ay maraming mga Kristiyano, lalo na hindi lang sa aming mga ministeryo, no? O aming mga communities, sa iba-ibang churches din po. Nagkaroon po ng pagkalagas ng maraming mga membro sa iba't ibang kadahilanan. Marami pong nawala sa church, maraming na nanamlay ang pananampalataya, marami talaga ay talagang ayaw nang mag-church. And I hope naging lesson itong taon na ito, no, 2021, kung paano natin patatatagin ang ating pananampalataya. Kaya ang word po sa atin ng Panginoon at the start of this year, this is a year of overcoming. Kaya ang ating mga naging series, teaching series, ay may kinalaman dito, no? Na una po yung spiritual vaccines, no? Protection against life's diseases. Ano po yung mga kailangan nating bantayan? Kasi maraming mga bagay tayo pinag-usapan dito, no? Yung mga kasalanan kailangan pagtagumpayan at ano yung panlaban. Sinundan po yan, kailangan natin sa pagtatagumpay ay kailangan tayo mismo magkaroon ng personal encounter sa Panginoon. So dito, nilahad natin yung kwento ng iba't ibang Bible characters na nagkaroon ng personal touch ni Jesus. At whenever Jesus would touch people, that person, no, or those people would really be transformed. Yun po ang kulang sa marami. Kailangan natin magkaroon ng personal na encounter sa Panginoon para tayo mabago. Okay? At sinundan nito, pag tayo po'y nabago ng Panginoon, kailangan nating sundin ang prinsipyo ng Panginoon sa pakikipaglaban sa kaaway. That's why we have the Call of Christianity series, no? The Spiritual Warfare series. So inuna natin yung mga instrumento para tayo magtagumpay, no? Sa Ephesians chapter 6 ang naging framework natin, no, sa series. At napatunayan natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang puro defense, no, o depensa. Yung pag-iwas sa kasalanan, paglayo sa kasamaan, meron ding opensa. That's why we have the sword of the spirit, the gospel of peace, no, na we have to present to the world, kasi bahagi ito ng ating pagpapalakas ng spiritual life, no, the call of Christianity. At hindi makakalimutan at hindi dapat matanggal sa atin yung pagiging puspos ng banal na spirito. Lagi nating sinasabi, gusto natin maging mabait, gusto natin maging mabuti, pero hindi natin nakikita ang importansya ng pagkakaroon ng malapit na relasyon at ang kapangyarihan ng banal na spirito. That's why, yan po, completos recados na po yan. Kaya ang panawagan natin sa susunod na taon, yung ating naging topic sa ating anibersaryo, we must remain strong, no, matatag sa Panginoon, Ephesians 6:10, and we must remain faithful, hindi umaayaw, nananatili na kasama si Lord. Hebrews chapter 10, 23. So, ayun pa rin po yung ating tema, pinagpapatuloy hanggang sa katapusan ng taon. At siguro sa susunod nating anibersaryo, may ibang panawagan ng Panginoon sa atin. At ngayong Pasko, di ba, nagkaroon tayo ng series. Ako po nagturo nito, mga 3-part series, na ang Pasko ay pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, pangako niya sa sangkatauhan. Sino yung pangako niya? Si Jesus, according to prophecies. At ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa. So, kinumpleto po natin ngayon yan, ngayong Disyembre. At nakakatuwa rin, no, sa taon na ito, na-introduce natin, nasimula natin yung ating, palagay ko, continuing project na po ito, yung Lugaw Essential Project. Nagpapakain po tayo every 3 months, quarterly, sa ating mga communities. At marami po tayo nahihipo na mga pamilya. At totoo yan, isang dahilan kung bakit marami na-reach out ng pamilya ang ating iglesia, ay dahil nabigyan sila ng tulong through this project. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong, sa lahat ng mga patuloy na tutulong. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. At isang announcement, bahagi ng ating paglakad sa kabanalan at katwiran, lahat po ng membro ng iglesia ay dadaan dito. Meron po tayo starting January 9, Sundays,
1:30 to 3 p.m. Gagawin po to sa Agape Center, Paglago o Spiritual Foundation Class, no? Kung naisyo pong sumama, di ko po alam kung paano po kayo pupunta sa aming iglesia. Sa lahat ng hindi po membro ng aming church, well, nasa inyo po yan kung naisyo pong makibahagi sa amin. Pero ito po kasi ay talagang ito ang parang discipleship class ng Generation 316 Ministries. Pero kung ang inyong nararamdaman ay wala po kayong iglesia na masasamahan, well, you're welcome para sumama po sa series na ito. At announcement din po sa February, yan po. Ang lagi natin ginagawa since 2014. At patuloy na pinagpapala ng Panginoon ang Lobstra Convergence 2022. Yan po ay pinangungunahan ng team ng Lobstra Movement, na ako rin po ang nangunguna. At gagawin po natin to sa February 12, 2022. So pakibisita nyo lang po ang Facebook page, Lobstra Convergence. At ito po ay magbibigay sa inyo ng ideya paano maging better, wiser, and stronger sa pagharap sa pandemic na ito. Okay? So, as I said, marami sa atin ay dumaan sa pagsubok, dumaan sa trahedya, at dumaan sa napakaraming mga bagay na talagang humubog sa ating pagkatao. So, let's make sense of this, no? Meron ako sasabihin sa inyo pong tatlong bagay on how would you respond to these situations. Number one, appreciate your triumphs. Yan. Napaka-importante po nito. Lahat po ng tagumpay na naganap sa ating buhay ngayong taon, i-appreciate po natin siya. Namnamin po natin siya. Let's meditate on it. And we always have to thank the Lord for these victories. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15, no? But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, lahat po ng ating mga tagumpay sa buhay, mga triumphs, victories, laging ang balik po ng pasasalamat sa Panginoon. Huwag niyo pong kalilimutan yon. Kasi bakit po tayo natatagumpay? Hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil sa Panginoon. Huwag mo natin tatanggalin yung pagiging grateful. Alam nyo, ang gratefulness ay isa sa mga susi ng happiness. Well, hindi lang po biblical ano yan, principle, kundi ayun din po ang sinasabi ng mga pag-aaral sa positive psychology. Yung pag-aaral na may kinalaman, paano ba maging masaya? Alam nyo, pag kayo grateful, you always see things as blessings from the Lord. So, huwag nyo kalilimutan po, no? Always appreciate, kahit maliit lang pong triumph yan. For example, kayo yung nagtagumpay sa kasalanan, kunyari kayo po yung naninigarilyo, yung isang pakete nyo, kalahating pakete na lang, pagbunyin nyo po yun, no? Importante na ma-appreciate ninyo na kayo ay nagde-develop. We call it character development, no? Pero hindi nyo po magagawa yon kung wala ang Panginoon sa buhay ninyo. Kasi we're being created into the image of God from glory to glory. Kaya wag po kayong mag-give up sa sarili ninyo. May pag-asa po kayo. Kasi nung sinabi ng Panginoon, you're a new creation, 2 Corinthians 5:17, nagsimula na ang pagbabago ninyo, bagaman hindi nyo pa makita totally, nung tinanggap nyo si Kristo at nanahan sa puso ninyo ang banal na Espiritu. Kaya always appreciate po yung mga triumphs ninyo. At saan manggagaling yan? Sa Panginoon. Kaya siya ang nagbigay ng tagumpay, sa kanya pa rin babalik ang papuri. Okay? And then number two, be strengthened by your testings. No? Alam nyo, ang isang bagay ay makapagpalakas sa atin kapag naging positibo yung pananaw natin sa bagay na ito. Ang sabi nga ni James, no? Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Sabi ni James, matuwa kayo. Para sa iba, kabaliwan yun, di ba? May pagsubok ka na, matutuwa ka pa. Kasi may purpose ang mga pagsubok. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Ano yung perseverance? Pagsisikap. Faithfulness. Kapag nagkaroon ng pagsubok po sa inyong buhay, tinuturuan kayo na manatili sa Panginoon. Okay? Kasi ang punto po ng pagsubok ay imolde ang ating ugali at karakter
para maging tulad tayo ng Kristo. And perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kaya, ang pagsubok po, ano po yan eh? Purification fire. Ang pagsubok would reveal your character and would shape your character. Dalawa po yan. Ang pagsubok daw po, dyan nung nalalaman kung sino talaga kayo. Kayo ba talaga yung manalim sa Panginoon? Kaya yung mga nawala po sa church, well, it only revealed kung sino talaga sila. At gaano sila kalalim sa Panginoon. Pero kung nanatili kayo ngayon, panahon ng pandemic, nasa Panginoon pa rin kayo, well, congratulate yourself. Ibig sabihin, malalim ang ugat ng relasyon sa Panginoon, hindi basta-basta matitibag. Kaya ayun nga po ang ating panawagan, pag may pagsubok, mas lalong kumapit sa Panginoon. Tandaan nyo ha, consider it pure joy, my brothers. Huwag kayong masyadong magmukmuk. Huwag malungkot. Kasi katulad ni Job, you know the story of Job, no, in the Old Testament. Parang ginawa siyang pambato ni Lord. Sabi niya kay Satan, well, itest mo tong aking alagad, si Job. No? Huwag mo lang siyang papatayin. Kasi alam ng Panginoon na mapagtatagumpayan ni Job anumang pagsubok na ibigay sa kanya ni Satan. So I hope you would ask for that kind of relationship with the Lord na ginagawa kayong pambato ng Panginoon kay Satan. Well, hindi ito pagiging sadista ni Lord. No. Iba yung pagiging sadista na gusto ko lang saktan. Ang ginagawa ng Panginoon, pinatutunayan niya kay Satan na hindi basta-basta matitinag itong aking anak. So tandaan niyo mga kapatid, always be strengthened by your testings. Okay? And then the third one is this. Yan. Find meaning in your tragedies. Alam nyo, pag meron tayo mga misfortunes daw, sabi nila, trahedya sa buhay. Minsan napapaisip ka at napapatanong, bakit ako? Alam nyo, wala namang masama. Magtanong kayo sa Panginoon, why me, Lord? Bakit ngayon nangyari? Yung mga why questions, no? Mga bakit list. Ayos lang yun. The Lord wants you to be honest. Nonetheless, when you ask for why questions, sa maraming pagkakataon, you do not want answers talaga. You want rationalization. Hindi man natin maunawaan, mga kapatid, ang total plan ng Diyos. But we must always trust His heart. No? May mga trahedya tayo nararanasan. Ako, honestly, marami na rin ako naranasan nasa buhay ko, lalo na nasa academe pa ako, no? Sabi ko sa Panginoon, ba't nangyari ito, Panginoon? Bakit may mga bagay na parang hindi ko naman pinalano at ayaw ko mangyari, pero nangyari? In hindsight, no? Yung nangyari, natapos na lahat, doon ko naunawaan, ah, kaya pala. Yung may ganun moment ka, no? Eventually. Mainly because may panahon para magmumuk perhaps, malungkot. Pero may panahon din para mag-isip at maghintay sa Panginoon ng sagot, bakit nangyari ba? Ano sinasabi dito? And we know that in all things, who have been called according to His purpose. Himayin lang po natin ng konti ito, ha? So, when the verse tells us all things, hindi some, hindi few, all things, lahat ng nagaganap sa buhay natin, gagalaw ang Panginoon. Pero saan siya gagalaw? Kaninong buhay siya gagalaw? Gagalaw siya sa lahat ng taong nagmamahal sa Kanya. All things, God works for the good of those who love Him. May qualifier doon. Ang tanong, mahal niyo ba ang Panginoon? Nakasuko ba ang buhay niyo sa Panginoon? Kasi you cannot find meaning in all these tragedies kapag hindi niyo naunawaan na ang buhay natin galing sa Diyos at siya dapat ang kumontrol nito. Who have been called according to His purpose. Kasi lahat tayo may purpose. Lahat tayo mayroong role, no, sa kwento, sa story ng Diyos sa buong sanlibutan. Ang tanong, paano nyo malalaman yon? Of course, babalik kayo sa tagagawa, the main director ng buhay natin. Ang main director ng kasaysayan, sino yan? Ang Panginoon. Kaya, always remember this, no? May meaning bakit nangyari ang mga bagay-bagay. Kaya, walang dahilan para kayo magtampo. Pag mahal nyo ang Panginoon, as I said, you may not fully understand His plans, but you must always trust
his heart sa bagay-bagay. Okay? So, yan ang aking payo sa inyo, sa lahat na naranasan ninyo ngayon 2021. Pero ano naman gagawin natin, Pastor? Papasok ang 2022. Ano nga yung magiging response natin? Okay? Well, alam nyo, sa counseling, we always use these Fs, no? Kasi ito yung response ng mga tao whenever they would be in a situation na would test their psycho-spiritual being. Yung iba, they would fly. So, flight. They would escape from the problem. Iiwasan nila, i-avoid nila. Yung iba naman, nilalabanan yung problema. Okay? They would fight tooth and nail. They would do everything para mapagtagumpayan yung mga pagsubok with their own strength. Yung iba naman, they would freeze. Wala silang gagawin. Bahala na kung ano yung nangyari sa akin. Alam niyo sa tatlo na ito, these are normal reactions. No? To fly, to escape from the problem, ay para ma-maintain mo yung sanity mo. To fight is kailangan mong labanan kung kaya mo. Kasi bahagi yan ng self-confidence mo na kaya mong kontrolin ang nangyayari sa buhay mo. To freeze is sometimes a function o bunga ng trauma. Kasi hindi mo alam kung ano gagawin at you feel so helpless. Okay? Pero may isa pang F. You can face the problem. Okay? And respond to the problem according to how God wants you to respond to them. Yung fight kasi, you do it in your own strength. Pero itong gusto kong gawin ninyo mga kapatid. Harapin ninyo ang 2022. Face 2022. With the idea, nasasamahan ako ng Panginoon. So how do you do this? Again, I'm looking forward to greater things. And I hope you also look forward to greater things. Kung may ginawa si Lord na mabuti ngayon 2021, look forward to that. May magagawing mabuti rin si Lord sa buhay ninyo sa susunod na taon. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 3, "Not that I have already obtained all of this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do," nasabi dito, "forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." So when you say forgetting, hindi mo sasabihin na ano, na huwag mo siyang tandaan kasi mahirap yun, at least magka-amnesia ka. When you say forgetting, hindi ka pipigilan na nangyari sa'yo, mga past failures, mga kamalian, para hindi ka magpatuloy sa buhay. And you have to strain toward what is ahead. Kapag nagkamali, kapag bumagsak, bangon, and then tingin kay Jesus, the author and the finisher of our faith. At ganun ang magiging attitude dapat ng bawat isa para magpatuloy tayo sa 2022. Kasi unless you focus your eyes on Jesus Christ, wala kayong makikitang maganda sa susunod na taon. At ang sabi ni Paul, no, "I press on toward the goal to win the prize." May premyo. Okay? Maraming bagay yan. Spiritual, physical, "for which God has called me heavenward." Sabi ni heavenward, sa piling ng Panginoon. At tandaan nyo, in the presence of God, there is fullness of joy. Kaya you look forward to greater things. Okay? Wag look backward. You look backward to learn the lessons. But you look forward so that you can prepare yourself for greater things na bibigay sa inyo. Sa year 2022, yan din. Kasabay ng pagtingin mo, pasulong, you have to exercise your faith. Kasi marami, no? Alam nila, kayang gawin ni Lord yung mga bagay-bagay. Pero ang tanong, naniniwala ka ba talaga? Nananampalataya ka ba talaga na kayang gawin ni Lord? Ang sabi ng Hebrews chapter 11, "Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see." Kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka. Kahit hindi mo pa naunawaan, alam mo sa sarili mo, totoo ito sinasabi nila. Kasi siya nagsabi. And without faith, ito napakahalaga nito, Hebrews 11:6. "And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." Alam nyo, napakahalaga sa Panginoon na tayo'y lumalapit sa Kanya
at paano tayo lalapit sa Kanya, lagi tayo magtitiwala sa Kanya. Pag may problema, papunta kay Jesus. Kapag may pagsubok, papunta kay Jesus. Kapag may doubts, hindi ka magtatanong sa kung sino-sino, papunta ka lagi kay Jesus. Our way, our truth, and our life. So, tandaan nyo to. Kailangan i-exercise ninyo, mga kapatid, ang inyong pananampalataya. Bakit? That's the only way you can please the Lord. At kapag na-please yung Panginoon, well, blessings would follow. Matik yan. So, tandaan nyo, mga kapatid, year 2022, kung meron kayong mga plano na maaaring hindi nangyari to 2021, I believe God would give you that faith. No? Kaya pinagpe-pray nyo yan, mga kapatid. Kasi ako naniniwala, the kind of supernatural faith that we need to have is a product of prayer. No? Minsan, di ba, hindi ka nagkakaroon ng drive to do things. Kasi bakit? Hindi galing kay Lord. Eh, no? Pero ako naniniwala, and it's also in His Word, that when God gives you that kind of faith, okay, and you cooperate with the Lord to work on that faith, success would follow. Yung success na yun kasi hindi galing sa'yo, kundi galing sa Panginoon. At tandaan mo, kapag si Lord ang nagpanganak niyan sa puso mo, hindi ka po pwedeng matalo. Hindi kailanman natatalo si Jesus. Okay? At as you do this, look forward, exercising your faith, you would remain faithful and fruitful. Doon pa rin tayo babaksak sa tema natin ng anniversary, no? Be strong and faithful. Alam nyo, year 2022, I should say, no? Na it's a year that would have many fresh starts, no? Yung maraming bagong beginnings o mga simula. Bakit? Kasi pumapasok tayo sa panibagong season ng pandemic. At ang prayer natin, patapos na siya, hindi siya pa pataas uli. So, sa buhay pa lang ng palataya ninyo, remain faithful sa Panginoon and remain fruitful. At honestly, ano to eh? Kambal ito. If you remain faithful sa pinagagawa ni Lord sa'yo, you would be fruitful. Sabi sa John chapter 15, how do you remain faithful? So you remain in Jesus and Jesus would remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. Sabi ni Lord, I am the vine, you are the branches. Take note of this. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Paano kayo magiging fruitful sa inyong buhay? Maaring ministry, trabaho, o sa inyong buhay pamilya, o buhay pag-ibig? If you remain in Jesus. Tignan nyo to. If a man remains in me and I in him, magkasunod siya. You have to remain in Jesus so that Jesus would remain in you. Alam nyo, as I was reflecting on this verse, no, hindi kasi mapilit si Jesus. Eh. Ang gusto ni Lord, papasukin natin siya sa buhay natin, hindi niya pinipilit ang sarili niya sa atin. So you have to decide, kapatid, year 2022, would you remain in the Lord? Kasi if you remain in the Lord, He would remain in you and you would bear much fruit. At kapag fruitful ka, sabi dito, this is to my Father's glory that you bear much fruit. Mas natutuwa si Lord sa iyo kasi you give glory to His Father. Kaya, tandaan ha, if you remain faithful, you would be fruitful. And if you are fruitful, you would glorify God in the process. At pag nag-glorify si Lord sa buhay mo, mas lalo kanyang bibigyan ng mga bagay na magpapaglorify sa Kanya. Showing yourselves to be my disciples as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. So mga kapatid, always remember this. Na sa panahon na tayo papasok sa bagong yugto ng ating buhay, 2022, look forward to greater things. Okay? Sa panahon, exercise your faith and then remain faithful and fruitful. So, bagaman tayo ay dumaan sa trahedya, ang baksakan pa rin ito, the gospel, the good news, we have our triumphs and victory in the Lord. Alright? Mga kapatid, I hope sa pagtatapos ng taon, mayroon tayong mga natutunan. At yung mga natutunan natin, gamitin natin para mas lalo maging matatag ang ating relasyon sa Panginoon sa susunod na taon. Sa lahat ng gustong, samahan sila ni Lord, samahan niyo po ako sa panalangin.
Kasi the best instrument so that you will have a good new year is for you to be with the Lord and the Lord be with you. And that's the concept of ano, diba? Of Christmas. Emmanuel, God is with us. Let's pray. Salamat Panginoon sa iyong biyaya. Salamat sa pagsama mo sa aming Panginoon sa mga nakaraang buwan nitong 2021. Ang aming dalangin kung paano mo kami sinamahan ngayon 2021, patuloy mo kaming samahan sa susunod na taon. At anuman ang aming mga kahinaan, mga pagkukulang, mga kasalanan, Lord, patawad lahat ng aming mga bagay na nagawa na nakasakit sa kalooban mo, Panginoon. Ang dalangin namin, Lord, linisin mo kami ng iyong banal na dugo na patuloy, Panginoon, na pagtagumpayan namin lahat ng aming kahinaan. Ayaw naming dalhin, Panginoon, lahat ng aming nagawang pagkukulang kasalanan papunta sa 2022. We leave all sinful behavior behind and we declare, Lord, that we would start with your presence sa year 2022, Panginoon. And we're looking forward to greater things. Lord, bless our families, Panginoon. Protektahan mo ang aming mga mahal sa buhay. Lord, bless, Lord, ang dalangin namin ang aming mga trabaho. Bless, Panginoon, ang aming tahanan. Bless our ministries. Not for the sake of blessing us, but because we want you to be glorified sa iba't ibang aspeto ng aming buhay. Lord, patuloy na protection sa aming katawan. Any work of the enemy would not be victorious. In Jesus' name, no weapon of the enemy formed against us would prosper. And we cancel any work of the enemy, Lord, lahat na nakikinig dito. Cover us with your most precious blood. In Jesus' name, hindi kami tatamblan, Panginoon, ng anumang virus. In Jesus' name, hindi kami tatamblan, Panginoon, ng anumang sakit that would be fatal to the well-being ng bawat isa. In Jesus' name, Lord, with your wisdom, and as we take good care of our health, Lord, you would be glorified sa aming buhay, kalusugan. At kami, Panginoon, dalangin namin, may you open the floodgates of heaven so that the blessings would be poured out sa aming buhay so that we could also help others, Panginoon. Not only for us, but also for others, Lord. Lord, more than we could ever think or imagine, Lord, you would pour out your blessings. Thank you, Jesus, for everything. Mga kapatid, mga magulang, may the Lord bless you always. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace always. Humayo kayo mga kapatid, na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos Ama, kaligtasan at pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, at ang kapangyarihan, pagpisa at pag-aaliw ng banal na Espiritu. Salamat Ama sa iyong kabutihan at pag-ibig. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Magkita-kita po tayo muli next week. At kung ito po'y makakatulong sa inyo at sa inyong mga kaibigan, kapatid, ministeryo, share nyo lang po ito. You can download lahat po ng aming mga videos, preaching, ay nasa page na ito. I hope you would have a good, blessed 2022. At patuloy po natin paglakad sa kabanalan at pag-ibig ng Panginoon. Pagpalain po kayo. Spread the love of Jesus. Spread the blessings of Jesus sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Mulmisa. Pagpalain po kayo ng Panginoon.